Hi everyone! First time kong gumawa ng tutorial about sa bintosa. So ito na yung inaantay nyo guys sa mga nag-aantay dyan. Kung paano gumawa ng bintosa, sundan nyo lang ng mabuti. Nangyari ito dahil nagising ako kahapon na sobrang sakit ng likod ko na at saka yung liig. Yung liig ko talaga sobrang sakit. Nagkaroon ako ng stiff neck. Ang site niya galing dyan sa may gilid ng spine, lalo na dun banda sa may kaliwa ng spine. Sobrang sakit na hindi ko siya itaas, hindi rin ako makalingon sa gilid. Kasi para siyang may ugat na humihila sa liig ko pag nag-twist ako ng ganyan. So kahit ayan, feeling ko kulang pa yung massage ng asawa ko kaya pinasiko ko na para hanggang ilalim massage niya yung pinakailalim ng tissue. Pinasiko ko na talaga para mawala. Kaso, nung pumasok ako, ganun pa rin. Hindi ako makalingon. Sobrang sakit talaga ng liig ko. Na ako guys, nag-stretching na ako kung ano-anong ginawa, wala pa rin effect. Kaya sabi ko magpabintosa na ako kasi hindi ko na talaga kaya. Sa pagbibintosa, kailangan natin ng tissue, bariya. Ito, 25 cent. Dalawa lang, dalawa. Tapos, ganitong klase na baso makapal. Dalawang ganito. O depende sa inyo kung ilan ang ilalagay nyo sa likod nyo. Sa akin naman is dalawa lang kung saan na yung magkabilaan, kung saan na yung masakit. So, gagawin lang ay bariya sa gitna. Tapos parang yung nilalaro lang ng mga bata. Pupulupote. Yan. Gusto ko yung kunti lang ng ganyan sa taas para hindi masyadong maapoy. Huwag ganito kasi pag sinindihan mo yan, aapoy agad yan. Dapat ganito yung payat. Kasi pag sinindihan mo to, kunti lang yung apoy. Ito, pag sinindihan mo yan, malakas ang apoy. Try natin na. Kasi lalagyan pa natin ng oil yan. Yung dulo lang sa taas, kunting apoy lang, ganyan. Tapos ito, kunting apoy lang din. Hindi ko prepare itong ganito ha, nakakapal. Ganito lang. Maliit lang siya. Ito. Diba ang lakas agad? So gagawa tayo uli. Nagtampo natin kanina. Dapat maliit lang sa taas. Payat. Ito yung gamitin. Tapos nalagyan lang natin ng kunting oil. Kunting-kunti lang. Parang isang patak lang, ganyan. Tapos, pag sinindihan mo yan, dapat may kasama agad bote, diba? Kaya kailangan pag sindi, nagyan agad. Pag sindi, lagyan agad. Ganyan. Para konti lang yung sunog ng wala. Pink lang. Kasi pag ganyan, tapos ang tagal. Tagal-tagal mo pinang kagaya kanina yung makapal, diba? Ang lakas-lakas ng apoy. Saka mo dinahan-dahan ng ganyan. Grabe ang niyan. Grabe ang pressure nung sa balat. Tapos okay din naman yun, ginagawa niya sa iba, pero ang mangyari dun,
sunog yung balat mong kulay itim. Pero kung ganyan, mabilisan, tapos ganun agad, ang balat mo lang dyan, pink or kunting pula lang. At saka gagaling agad. Yung dito, sunog, baka magkabutlig-butlig pa yun. So, gets mo na? Okay, good luck sa akin. So, bago magbintosa, dapat pamassage muna yung likod. Para kahit paano mabawasan yung mga lamig-lamig. Tapos, ito pala yung bawal sa bintosa. Bawal to sa mga mataasang BP. Yung mataasang BP na mabot sa 160, ganun. Bawal. Kasi baka kabahan yung client nyo, mas lalong tumaas yung BP niya. Tapos, bawal din to sa may diabetes or sa mga may sakit sa dugo. Bawal din to kasi baka mag-cause ng blood clotting. Tapos, bawal din to sa matatanda. Kasi yung matatanda, ang mga balat nila nakasagyan. Pag binintosa mo, mas lalong masakit sa kanila yung bintosa. Saka yung mga sakit-sakit sa likod, mga malaking pimples, bawal din yan kasi masakit din yun pag binintosa mo. Yung talaga niya kasi parang ganyan yung masakit. So this is it guys, binintosa na ako ni Marcos. Kabado, syempre first time lang din niya magbintosa. So, yung papa sana niyang gagawa kaso ayaw ng papa niya eh. Mahina si loob ng papa niya. Pakita ko sa'yo kung paano siya dapat. Yan, naupo yan. Dapat ganyan, nakasak siya na. Mapalis na, katulad yan. Bakit mas masakit pa? Orasan mo na 15 minutes. Okay. Sa pagtanggal, tusokin lang ng intuturo yung ilalim. Yeah. So, tanggal na siya agad. No. Anong tsura? Ayan, parang kulang sa apoy. Pero okay lang yan sa akin. Dahil, kailangan ko pang maligo kinabukasan. Dito pala sa bintosa, bawal maligo isang araw. Pero ako, maligo kinabukasan, naligo na agad ako. Dahil hindi naman siya ganun ka, kasunod. Pailawin mo. Pinalagyan ko na rin yung taas para sigurado na mawala talaga yung sakit. Yung mga trigger points ang pinalagyan ko.
Yan. Isa na. Isa. Huwag kang magalaw. Ganun din sa kabila. Hindi naman ay maglaglag. Inalagyan ko rin siya. Ilawin mo. This time, hindi nakabado si Mike. So, ayan, mag-antay ulit tayo ng 15 to 20 minutes bago tanggalin. 3, 2, 1. Okay. Tara, nakaon ng TV. Nakaon ng TV. Hinaan. Hinaan. So, ayan, wala pa rin lang marks ng sunog. Kung gusto nyo mas makita nyo yung sunog guys sa balat, dagdagan nyo yung apoy bago lagyan ng baso. Pag ganon, isang araw kayo huwag maligo. So after ng bintosa, pinakra ko sa asawa yung likod ko. Pero ayaw pa rin mag-crack. Pero okay lang, at least nabintosa na siya. Walang tunog ni dito, dito. Wala eh. Walang tunog mo. Okay, Mike. So ngayon guys, okay na ako. Ayan. Mataas ko na, mapaikot-ikot ko na yung ulo. Kahapon hindi talaga. May kunti lang hapdi sa mga muscle. Dahil nakita nyo kahapon nagpasiko ako. Nagulat yung muscle na bigla. Pero mga 3 days wala na to. Yun lang. Pero yung stiffness ko wala na. So guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Bye!